Kantang Leron Leron Sinta. Akala ng mga Pilipino, wala na. Sumikat ulit dahil sa mga foreigner. Ang kumanta, pag-usapan natin yan dito sa What's Up Ka, Pinoy Rock! If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Sumikat uli ang kantang Leron Leron Sinta, mga Kapinoy Rob. Eh, sino ba naman ang mag-aakala na ang Leron Leron Sinta ng Pilipinas ay napaka sikat sa labas? E paano naman kinanta ng mga Banyaga at napaka the best yung performance nila sa pagkanta ng Leron Leron Sinta? At hindi basta-basta, may simponya pa. Panoorin natin to, guys. Alam naman natin na ang Leron Leron Sinta is native or cultural song natin yan. At noon pa, nung maliit pa tayo at kahit hindi pa nga tayo ipinanganak, meron ng kantang Leron Leron Sinta. At hanggang dumami yung mga folk song or mga cultural native song natin, ay hindi na talaga maisa-isa pa na ma-recall yung kanta. Pero merong isang grupo na tinatawag natin na choir. Ginawan ng pyesa ang kantang Leron Leron Sinta. Abay, sumikat ulit dahil sa kanilang pag-render ng isang song at dinitalye pa ang bawat pitch, bawat dynamics, bawat boses ng kantang Leron Leron Sinta. Pero sa atin, guys, no, pagkakantahin natin dito sa Pilipinas, parang let's say competition, okay? Dito tayo sa competition. Ano bang nakikita natin sa competition, no? It's like common na yung kantang Leron Leron Sinta. Pero sa ibang bansa ay napaka-challenging yung kanta. Pero depende rin yan sa pag-arrange ng song. Kasi pag yung simpleng song ay napaka complicated o napakahirap kantahin, eh napaka-easy lang kantahin ng mga singers or choir. Pero na-amaze tayo, guys, sa singer or sa choir na to, kasi parang kinakanta lang nila ng napaka-easy, napaka-dali. Parang parang nagbabanding lang ng kanyang grupo. At saka na-amazing tayo sa conductor na napakagaling. Ayan, so panoorin natin to, guys. So it's often na mapifeel bad tayo kasi ginamit yung kanta natin. Tsaka parang saglit or hindi saglit but all of a sudden lumabas sa labas yung kanta, labas ng bansa yung kanta. But ma-appreciate natin kasi globally, okay? Kasi unang natin benepisyo kung bakit dapat tanggapin natin na pwede itong ginagawa nila, nga ginamit yung kanta nila,
ginamit yung kanta natin sa labas kasi maa-aware din sila sa kultura ng mga Pilipino. Okay, sa kanila nga, sa Western at sa ibang mga nations, no? Mga bansa, ginagamit nga natin yung kanta nila. Pero, meron ding mga tinatawag natin na misrepresentation. Baka kasi paggamit nila sa kanta ay mali yung pagre-represent nila sa culture or bansa na kinanta nila. Okay? But yun nga, na-aware sila sa culture ng mga Pinoy. And pangalawa, opportunity natin guys na yung economic natin tataas. Okay? Kasi mag-i-increase, tataas yung interest ng mga turismo. Okay? At meron na ding mga collaboration, no? Pakikipagkapatiran, pakikollab ng mga ibang bansa. Okay? Naboboost yung economy natin. Yun yung pangalawang advantage. At alam niyo ba yung pangatlo, guys? No? Yung cultural exchange. Okay? So, na-encourage, no, ang bawat bansa na mag-exchange dialogue. So, tayo nga, alam natin yung national language or international language, which is ang English. Okay? Sila din, matutunan din nila yung salitang Pilipino. At ang dami ding salita dito sa Pilipinas, diba? Merong Tagalog, Ilocano, Bisaya, Cebuano, iba't ibang mga lingwahe natin. So, there will be a cultural exchange. Okay? So, magbibigay din tayo ng enriching, no? We are enriching both sides. They're enriching our culture. We're also enriching their culture. Ang pangalawa, ang pang-apat, guys, is revitalization. So, ano ba yung revitalization? So, it can inspire, no, renewed interest in traditional music. So, ma-inspire yung mga tao sa pag-renew, okay, sa kanang traditional na music. Kasi parang bumabalik, no, bumabalik tanaw tayo sa culture o sa past ng isang bansa. Okay? Through music o sa pamamagitan ng music. Ayan. And panglima, so identity pride, no? So alam naman natin na napakasaya, no, ng mga Pilipino pag merong Pinoy na nagbigay dangal, no, sa labas ng bansa, no, nakilala sa ibang bansa, si Manny Pacquiao, YOLO, iba't ibang mga Filipino artists natin, mga martial artists, mga athletes, no? How much more sa music, no? It's identity pride natin kasi it's nice to celebrate, no? Pag yung culture natin ay ina-apply din nila, no? So na-strengthen yung national culture natin, yung identity. So parang di na tayo gustong maging Amerikano. Gusto na natin na mag-stay talaga buong buhay na maging Pilipino, 'di ba? So gaya ng iba diyan, no? Hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, no? So ewan ko kung sino ba diyan. But I believe so, no? Marami talaga. And number 6, global influence. Okay, yun yung pang-anim, global influence. No, it can open doors, no, for artists and musicians from your culture to gain international recognition. Ayan, so nagbibigay ng mga opportunity sa bawat Pinoy, bawat artist, no, at saka musicians na makakuha ng mga international recognition. Ayan. So, wag na nating patagalin pa, guys, no? Talagang tumagal na yung ano natin. So, eto yung video. Papakita natin yung video. Ipi-play natin in 3, 2, 1, go. Okay, gamitin nyo, guys. Wait, gamitin natin yung ano natin? Yung headset natin para mas maganda yung pakikinig natin. Let's go, play!
Grabe yung dynamic, guys. Grabe guys, yung kanta guys. Amazing. Woo. So narinig niyo ba yun guys, no? Parang Pinoy na ang kumanta, pero parang first time ko narinig yung guys na napaka-Pino, napaka-linis ng bawat birit, bawat dynamics, bawat alam niyo yung dynamics guys, yung humina lumakas, no? Humina lumakas, yan yung dynamics nila. The best talaga guys. So ano yung masasabi niyo dito guys, no? Kung ikaw Pilipino ka nanonood sa video ng to, so huwag niyong kalimutan i-comment yung feeling niyo guys dito sa comment section, at huwag niyong kalimutan i-share tong video guys. So sobrang nakaka-proud. And alam niyo ba guys na nag-champion sila sa competition nila sa Europe. Okay? Sila ang tinatawag na, ang grupo nila ay tinatawag na Huggers 10. Okay? Huggers 10 Acapella Choir. Huggers 10 Acapella Choir. Grabe, napaka the best talaga guys. Woo! Congrats, congrats Pinoy. Congrats Philippines. So, ginamit na talaga yung song natin guys. So, huwag niyong kalimutan i-comment yung feeling niyo guys doon sa comment section. And thank you so much everyone. And subscribe for more guys of our video. God bless everyone. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.